Tawagin natin ating second contender galing Luzon, Kevin Manolora. Hi, Kevin. Po, hello po. Taga saan po kayo sa Luzon? Sa Isabela po. Sana sa Delfin Albano, Isabela po. Isabela. Ano pong pinagkakabalahan niyo ngayon? Isa po akong teacher, high school teacher po. Ah, high school teacher? Yes. Hindi po ba mahirap magturo? Kasi di ba, lalo na pag high school, magugulo pa naman yung mga estudyante. Oo nga. Ibang estudyante. Manageable naman po sila in terms of attitude. But then, hindi po natin maiwasan. Inevitable po talaga sa mga estudyante yung maging makulit, maingay. Pero kuya, paano niyo po ina-handle pag yung gano'n yung mga estudyante niyo talaga? Usually po, ang ginagawa ko po, nagjo-joke po ako. And then, mamaya makakatch po yung attention nila. And then, after that, pag hindi pa rin po sila tumitigil, kakanta po ako through yung sa book po. Ay. Yung nakalagay po sa book. So, pwede pa tayong humingi ng sample ng konti kay kuya? Oo. Kunwari galit na si kuya. Kunwari hashtag Showtime March Pinasaya, sasabihin mo. Okay, so, galit na. So, Showtime March Pinasaya. Galit na yun? Oh, wow. Parang hindi naman masyadong. Parang hindi naman galit yun. Usually po yung sa mata na ako nag-galit. Oo, may diin kasi yung unang salita niya. Oh, pero pag ganun yung kaganda yung boss marinig mo, magpapakapilyo ko lalo para kumanta ng kumanta yung teacher. Wag naman, mapapaos naman yung teacher. Mahihirapan naman siya. Pero ano ba yung fulfillment ba bilang isang guro ang nakukuha nyo kapag, ano bang klaseng fulfillment ang nakukuha nyo bilang guro na nagtuturo kayo sa mga estudyante nyo? Yeah. Napakalaki po kasi you're imparting knowledge from you to your students na maaring magamit nila in the near future at maaring rin pong i-share nila sa others po. And to generation to generation. Pero tanong ko lang po, saan po ang mas maganda magturo? Sa private o public? Based on my observation po, kasi galing din po ako sa private, saka ngayon po sa public, hindi natin po maiwasan sa private na meron yung ano po nila, yung attitude po nila. Pero i-compare po natin sa public, meron din po. Meron po silang differences. Okay, para so, mas enjoy sa public, no? Aminin mo. Somehow po. Diba? Bilang guro, ano yung mas natatandaan nyo? Yung pinakamakulit o yung pinakamabait? Both po. Abo. Tumatatak po kasi sila sa amin. Pero pumunta naman po tayo sa pagkanta. Paano po kayo napunta sa pagkanta? Nung grade 5 po kasi ako unang kumanta, isinalang po ako sa stage ng aking teacher. And yun po, hindi ko po inaasahan na kaya ko pong kumanta sa stage kasi may stage fright po. Ano yun, contest ba yan or perform lang? Perform lang po ng graduation po. Pero matanong ko lang, di ba teacher din kayo? May mga estudyante din ba kayong pinapapunta sa stage para kumanta? Opo. Pinupush po namin sila para po at least ma-share po nila yung talent nila at syempre ma-expose po sila sa stage. Pero ngayon po, paano niyo po na-overcome yung stage fright niyo? Actually, hindi ko pa po masyadong na-overcome. But then, minsan po nagpe-pray na lang ako kay God. And, may mga techniques po na binibigay sa akin. Paano niyo naman po na-handle yung stage fright niyo? Through yung mga techniques po na binigay sa akin ng vocal coach ko po. Example, breathing, inhale, exhale, like that. Pero ito, ever since kasi sabi mo, teacher ka, yan ba yung gusto ng family mo o ikaw lang ang may gusto niyan? Opo, gusto po ng family ko. And then, I learned to love it naman po. Pero ano ba talaga yung pinakagusto mo talagang gawin? Radiological technology po, ang gusto kong course po. Radtech po. Ano po yun? Yun po yung, sila po yung mga nage-x-ray, ganun po. Gusto ko po kasing nakakita ng x-ray machine. Pero bakit yes, pero ito po, nasabi niyo na medyo iba naman po yung gusto niyo doon sa pinapakuha sa inyo ng parents niyo. Bakit po mas pinili niyong sundin yung parents niyo? Kasi po, napapansin ko po na in demand pa rin naman po ang teaching or ang pagiging teacher. And then, napapansin ko na mas may future po ako sa teaching po. I see. Pero ito, balita po namin. Kayo po ay hindi niyo po biological parents itong inyo pong kwentuhan niyo naman po kami kung okay po. Po. So yung parents ko po na nakalakhan ko is foster po and yung
nanay ko po na kinikilala ko ngayon is my tita po, supposedly. So, siya po yung panganay po ng tatay ko pong totoo. Apo. So, bunso po nila yung tatay kong totoo. Bale sila yung tumayong magulang sa'yo. Bale, pamangkin ka nila talaga. Apo. Apo. Pero matanong ko lang po, saan na po yung talaga niya pong mga magulang? Nasa Isabela rin. And namimit ko po sila every time na umuwi po sila. Katulad po ngayon, nandun po yung tatay ko. And yung nanay ko po nasa abroad. Hello po. Ayun. Pero if you don't mind po, Kuya Kevin, pwede, alam niyo po ba kung bakit hindi po kayo doon sa talagang parents nyo lumaki? O bakit kinailangan yung sa mga tita or sa tita mo ikaw, kumbaga, lumaki? Okay. So, dati pa po, ang base po sa kwento ng aking lola ay sinabihan na po yung nanay ko nung buntis pa po siya. Nakukunin po nila sapagkat yung tita ko po ay namatay po yung anak, and then paniniwala po ng mga Ilocano, somehow yung iba po, na kapag nag-ampun po ay maaaring may pag-asa pa pong manganak. And fortunately, nagkaroon po sila ng anak, but definitely, nagkaroon po sila ng anak na deaf-mute, and yun po, mahal na mahal ko naman po sila. Ayun. Pero kahit minsan po ba, hindi nyo pa nakita yung totoong... Nakikita ko na po, kasi noon pa po ay iba po yung warm ng hug na binibigay po ng tita ay ng nanay kong totoo every time na galing po siya ng Yes. Kasi taga-Isabela din sila, di ba? Opo. Sa totoo, meron po kayong kapatid din. Opo, bali ako po ang pangalawa. Apat po kami lahat dun sa totoo. Okay, pero no ill feelings naman doon sa parents mo talaga. Wala naman, as in mag-okay naman kayo. Opo, okay. Mismo, yun yung importante doon. Opo, yes. Pero ito, yes. Ano po bang aside from, well, maganda naman yung work. Nakikita naman namin na medyo maganda yung buhay mo kasi nagtuturo ka, teacher ka. Pero ano yung naging dahilan mo? Bakit mo tinry itong pagsali sa tawag ng tanghalan? Actually po, hindi po sana ako makakapag-audition that time. Nang audition po kasi po, I was busy with my graduate studies. And yung isa po, si Attorney Ruben Dumlao po ay... Sinabihan po ako, tinetext niya po ako na umuwi ka na kasi last na to, pagkakataon na to. And gustong-gusto ko naman pong sumali, kaya I tried na makauwi po kahit na pa-start na po yung audition. Ay, ano yun?